Hi guys, it's me Camel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe and i-click ang notification bell button para updated ka sa mga bago kong video. So, for today's video, magre-react tayo about 90 days fiancé nila Ed at Rose. Kung bakit nga ba iniwan ni Rose si Ed. So, nandito yung mga reason kung bakit. So, titingnan natin at magre-react tayo. So, let's further ado, let's get started. So, ito na. So, ito yung time na mag-meet na sila. So, parang dismayado yung mukha ni Rose. Siguro dahil dito sa, ano. So, alamin natin yung reason niya. Worried about you. Where were you this morning? Worried daw si Ed. If I know, sobrang napaka-layo niya. Diba? I woke up early morning and I want to think what you said yesterday. Oh, so nag-isip pala siya. So, ito na yata yung time na makikipag-iwalay na siya. Space for things. Makikita mo talaga dito na mahal ni Rose si Ed kasi sobrang depressed niya. At siguro, ano, inisip niya talaga mabuti kung makikipag-iwalay ba talaga siya. So yun. Kasi hindi naman natin masasitin kasi yung mga ibang lahi. Kasi sa panahon natin kasi ngayon, yung mga kapwa natin Pinoy, para makahon sa buhay is naghahunting sila ng mga ibang lahi para gamitin para makahon sa buhay. Ayun, tapos pag nakuha na nila yung gusto nila, iiwan din nila. So yun din yung sigurong rason kasi kung bakit down na down din ang tingin ng iba, pero hindi ko nila lahat. Yung iba lang naman. So part ni Ed. So, parang yatang over the build na siya kasi parang sobra na yung panlalait niya kang Rose. At ginagawa, nakikita naman natin na ginagawa lahat ni Rose na para makita ni Ed yung love niya. Gusto lang naman niya ng baby, di ba? So, ayan. So, I'm having kids. Yeah. You want kids. So, yeah, I want disappointed, you know, because I told Ed so many times I want baby. So, isa din pala sa, so first na reason niya pala is yung pag gusto niya magkaroon ng baby. Tapos si Ed, ayaw niya kasi nga, 54 years old na siya, so ayaw na niya magkaroon ng baby. So, yun na nga, nagsinungaling siya kang Rose. So, yun yung kinagalit ni Rose kasi yung gusto ni Rose kasi is dream niya talaga magkaroon ng baby. So, yun. Why you not tell me the truth? You not want a baby? Why? What do you mean? Why, why you not tell me first before you come here? Sobrang na-stress talaga si Rose. Why? What's wrong? Because I'm 54 years old. I don't want more kids. Why you not tell me the truth? Why? Yeah, so ayaw niya talaga ng kids ni Ed. So gusto niya lang siguro yung fling. Yung ganun. You not telling me first on chatting. Why you tell me right now? Oh, yesterday. Why you not tell you before you come here? I should have been more truthful. I apologize. I should have said, look, I don't want more kids, but I wanted to get to know you. I wanted you to get to know me, to make sure that we are compatible. I wanted you to see who I am. I know who you are, I think. You know, first, lied to me about height. So, ayan. So, sa araw na nagsasama sila ni Ed, siguro nakilala na rin ni Rose Ed. So, ito iniisa-isa niya na yata yung mga ginawa sa kanyang panlalait ni. And so, first daw is yung paglalain ni Ed about height.
about sa kanya ngayon, alam naman natin na sobrang liit niya. Right? And then, you want to give me a STD test, right? And about the... Then about din doon sa STD test, kung makikita niyo yung video. So doon, parang naano din si Rose doon. Mouthwash and why you tell me? About sa mouthwash. So sino ba namang hindi sino ba namang hindi maiinis kapag sasabihin ka ng ganun? Eh, alam naman natin yun, di ba? So, parang nasobrahan na yata si Ed. So, kung ako siguro, hindi ko alam magagawa ko. I know I have a sick and I have an ulcer. So, I'm disappointed because you always embraced me. Yeah. And about to my sister, I think isa din po na siguro na kinainis ni Rose is kahit po siguro na nagkamali yung sister niya, kapatid niya rin po kasi, so dapat kinausap siya ni Ed ng maayos na gano'n, hindi yung parang sa date, kung nakita niyo talaga yung video, dun sa date niya po kasi talaga sinabi na akala talaga ni Rose na propose na si Ed, pero iba pala talaga yung nangyari dun sa video. So, ayun. I mean, like my sister, same. Eh, you think I want your money, not you? Ayun, yun na nga yung sinabi ko. Na ang ibang lahi kasi, ang tingin na nila sa atin, sobrang napakababa na, dahil isa din sa rason siguro kung bakit ganun. Kasi dahil isa din tayo sa gumagawa na rason kung bakit yung iniisip nila. Kasi may iba tayong Pinay na ginagamit na din yung mga ibang lahi para maging successful sa buhay. So ayan, diba? So, sa dami-dami na nabibiktima, siguro yan na yung nagiging tingin nila sa atin na manggagamit ang bukang pera. Hindi ko nila lahat, pero more of, so yan. You give me feel a little bit personally. I think you not love me. Yes. I'm God. Oh, ayun. So dito na nga niya. Dito na nakipag-break si Rose sa kanya. Kasi nga sa mga nabuo niyang mga panlalaay sa kanya ni Ed, hindi na niya siguro kinaya mga pagsisinungaling sa kanya ni Ed. So, kung ako din si Rose, kung ako nagiging fiancé ni Ed, siguro sasakalin ko si Ed para magkaroon siya ng leg. Ayun, kasi sobrang bastos na niya. Hindi na siya makatao sa pag-aano niya kang Rose. So, ayun. So, for now, yan lang muna. And, see you soon. At maraming salamat po sa panonood. Thank you.